Hi guys! Welcome back to my channel and please make sure to click the subscribe button and the notification bell bago mo simulan ang panonood ng video to para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. Yan yun na nga guys. Wait lang, tanggalin lang natin to ha. Sagado muna natin to. Okay, so yung topic natin for today's video is nga ba yung home-based online na trabaho or ginagawa ko. Ito po yung tinatawag nating ESL tutor, which is the English as Secondary Language tutor. So actually, ang matagal na itong ESL tutor dito sa Philippines, pero kailan lang din ako nagsimula dito sa pag-tutor. And yun na nga, tuturuan ko kayo or bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano nga ba makapasa sa interview, paano maipasa yung mga practice lesson na dapat ninyong gawin para makapagsimula kayo ng pag-tutor. So actually, hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yung pangalan ng company na pinag-tuturan ko. Although ang mga students namin is mga Japanese, sa Japan, based sila. And then yung mga tutor dito sa naka-base sa Philippines. Hinihingal ako guys. Andali lang, hinihingal ako. Okay. So yun. So first things first, unang-una, kapag gusto mong mag-home base at gusto mong magtrabaho dito lang sa bahay, which is maganda naman dahil nasa bahay ka lang, sarili mo yung oras, hindi mo kailangan makipagsiksikan sa labas, mag-commute. So yun, ano nga ba ang mga unang-una, ano ba nga ba yung mga requirements para tayo ay makapag-apply ng online job as home base? So unang-una, kailangan meron kang laptop or desktop na siguro mas maganda kung meron kang latest version ng mga processor, ng kanyang mga OS para at least kung meron mang ipapa-download sa inyong mga applications na kakailanganin ninyo, hindi ka na mahihirapan. And second, kailangan mo po ng headset. Yan, headset ko. And mas maganda ko ang headset na bibilihin ninyo is yung meron siyang noise cancellation para at least kung makikipag-usap man kayo doon sa inyong client, students, or sa employer, mapabawasan niyo yung ingay na nagiginig sa background natin. Since nasa bahay nga lang tayo, hindi natin maiiwasan na minsan maingay sa labas ng bahay, hindi natin maiiwasan yung aso bigla na lang tatahol. So mas maganda yung may noise cancellation para at least medyo mai-eliminate niya yung mga unwanted noise. Kasi kagaya ako, habang nagkakanta ako ng lesson sa mga estudyante, wala namang kaming aircon. So, ibig sabihin, naka-electric fan ako. Alam nga namang hindi ako mag-electric fan. So, kumusta naman ako noon, yung init-init ng panahon. So, kaya nag-electric fan ako, although nakakatulong talaga siya kasi hindi nagiginig yung electric fan doon sa kabilang linya. And then, yun na nga, bukod sa laptop, kailangan mo ng headset, kailangan mo din siya ng webcam. Okay? So, kung may laptop ka, may webcam na yung inyong laptop, okay naman na siya. Kaso nga lang ako, laptop din yung gamit ko at may webcam na yung laptop ko. Bumili pa rin ako ng separate na webcam kasi ang nagiging problema ko dito is yung light, yung against the light. Kasi yung pwesto ko, humahanap din ako ng pwesto ko na yung magiging background ko is yung parang office type. Kailangan mas maganda kapag plain ang background mo kasi para hindi ma-distract yung kung sino man ang kausap mo. And then yun, bumili ako ng anti-glare na webcam para kahit sa ang angulo ako na may nakatirik na araw or may sunlight na sinasabi natin mga against the light, wala akong magiging problema. And at the same time, kapag gabi, mas maganda din siya kasi mas malinaw siya sa gabi compared doon sa default na camera ng laptop. And then yon, kailangan nyo rin ng wired internet. Importante ang wired internet kasi nga, importante sa mga employer or mga clients natin na kailangan stable yung internet connection mo. Hindi pwede yung wifi lang, yung mga modem lang na yung like for example, si Smart or sa Globe, di ba meron sila yung mga wifi device na
ginagamit. Hanggat maaari, ayaw nila ng ganun. Gusto nila yung wired internet. For example, PLDT, ganyan. Meron din naman yung mga smart globe. Oops, may airplane. Okay din naman yun. Pero, ang tawag nito, mas okay yun kasi nga, mas stable yung internet connection. So, yun. Palabasin lang natin yung airplane. Maingay siya. Ayun. So, yun. Kapag nakapag-decide ka na gusto mo talaga siyang i-pursue, gusto mo talaga mag-online na trabaho, so, at na-produce mo na or meron ka na ng mga gamit, then that's the time na pwede ka nang mag-apply. So, doon naman sa in-applyan ko, hindi na ako hiningian ng resume or yung CV kasi nga, meron silang sariling form na doon ka mag-fill up ng application mo and then yung parang resume type din yung mga fill upan mo. So, kaya hindi na ako hiningian ng CV or resume. And then, yung sa in-applyan ko kasi, ano siya, first time ko palang mag-apply sa isang ESL company or English as Secondary Language. Unang ginawa namin, pinag-exam muna nila ko online exam. So, titignan nila kapag pumasa ka doon sa online exam nila. Ano lang naman, madali lang naman yung online exam. Ano lang siya, tawag nito, grammar, vocabulary, reading comprehension, yun lang. Yun lang yung ginawa, which is okay naman siya. Parang 10 times ka yata na pwedeng mag-try. Kung halimbawang hindi ka pumasa sa first try mo, pwede ka mag-second, mag-third, fourth, fifth, hanggang 10th time. Pero kapag hindi ka pa rin nakakapasa sa 10th time na yon, after 6 months ka na ulit pwedeng mag-apply. And then yun, after kapag naipasa mo na siya, mag-i-schedule ka na for interview. So yun. So actually, ang kagandahan lang doon sa naging interview ko, hindi na siya yung the usual interview na tell me something about yourself, what are your strengths and weaknesses, yung mga ganun, hindi siya ganun eh. Although, yung ibang company, ganun pa din ang mga tanong, pero yung sa akin kasi is more on random questions lang siya na pinapili lang nila ako ng number. Like for example, mamili ka 1, 2, 3, or 4. Pag namili ka ng number, may corresponding topic siya. And then yun lang, discuss ka lang. Pero syempre, mag-prepare ka din ng mga isasagot mo doon sa mga the usual na tinatanong na tell me something about yourself. And make sure lang din na kapag gagawa ka ng sagot, huwag mo siyang kakabisaduhin word by word. Kailangan, para sa akin ha, kasi mas effective to eh. Para sa akin, mas maganda yung naiintindihan mo lang kung ano yung gusto mong sabihin, yung pinaka-thoughts. Kumbaga, hindi siya naka-paragraph form, naka-form, meron na tayong PNF sounds, yung naka-sentence, mas maganda yung naka-bullet lang. Like, for example, ayan na naman yung airplane. Okay, like for example, bullet number one, hardworking. So, ganun lang, hardworking, and then ikaw na yung magtutuloy kung ano yung sasabihin mo during the interview na mismo. Mas maganda kasi yung kasi para sa akin lang ha, hindi kasi nasabing ganun kayo. Mas para sa akin kasi nag-prepare lang ako ng mga ideas, pero hindi yung word by word na kinakabisado ko. Kasi mas gusto kong kapag sumagot ako sa interview, yung nanggagaling dito, kung ano yung gustong sabihin nito. Kasi, doon nila malalaman yung authenticity mo eh. Malalaman nila kung kinabisado mo lang yung sagot or kinapikat mo lang yan sa ibang sagot din ng ibang tao. Malalaman nila. Kaya akong ginagawa ko, gumagawa ako ng mga bullet lang. Halimbawa, hardworking. O ano yung masasabi ko sa pagiging hardworking ko? Ano yung masasabi ko sa pagiging positive ko? Yung mga ganun lang. At mas gusto ko kasi yung nanggagaling dito, inilalabas niya dito at sinasabi na dito. Yan, yun. So, mas gusto ko yung ganon. Pero, syempre, depende din yan sa inyo kung paano kayo magiging komportable at kung paano ninyo
gustong sagutin yung mga tanong nila. Pero kailangan mag-prepare ka ng mga bagay-bagay. So, pwede ka naman mag-search online kung ano ba yung mga kadalasang itinatanong sa isang interview. Pero sa akin, yung nangyari sa akin, walang typical questions na yung katulad na yung usual questions na ginagawa dati. Pinapili lang ako ng number. I-discuss ko lang yung topic na ibinigay sa akin. And then, pinag-sample lesson ka agad nila ako. So, binigyan nila ako ng topic ng lesson and then magpapanggap sila na estudyante. Tapos, titingnan nila kung kaya kong magkandak ng lesson. So, yun na nga, na nagkandak tayo, na ipasa naman natin siya. And then, bago ka sumabak sa pag-tutor, magkakagawin ka muna ng practice lesson. Practice lesson, ito yung ikakandak sa'yo na magiging coach mo. And then, bibigyan ka nila ng certain topic. Itong topic na to, yung material na ibibigay nila sa iyo, ito na yung mga actual materials na ginagamit kapag nag-tutor ka na. So, kapag binigay nila yan sa iyo, make sure lang na aralin mo din siya. Intindihin mo kung ano yung ibinigay sa iyo. At kapag may hindi ka naintindihan, pwede mo siyang i-search para lang mabigyan ka ng idea kung ano yun. And make sure lang din na ifo-follow mo yung mga flow ng pagkakandak ng lesson. Bibigyan ka nila kung paano yung flow. Make sure lang na ifo-follow mo yon from beginning to end para at least hindi ka mawawala sa sistema. And eto nga pala, since ang practice lesson ay yung coach mo, andyan talaga yung susubukin ka nila na mamaliin nila yung sagot nila, mamaliin nila yung grammar nila, mamaliin nila yung pronunciation nila. Kailangan active listening din. Kailangan marunong kang makinig, matalas din yung pandinig mo para at least kapag may naging mali si student, maikokorek mo siya kaagad. Kasi yun naman talaga yung pinaka mission or pinaka goal nung pag-tutor. Kailangan maikorek mo yung estudyante, masabi mo sa kanya kung ano yung mali niya at masabi mo sa kanya kung ano yung tama. So yun, kapag nag-practice lesson, talagang sasadyain ng mga ng nagkakandak sa iyo ng lesson na yun na mamaliin talaga niya yung sagot niya at kailangan matalas ang pandinig mo at kailangan maikorek mo din siya ng tama. Hindi yung ikinorek mo yung mali niya tapos yung pagkokorek mo is mali din. So, yun lang. Kailangan lang sundin mo lang kasi dito, sariling sikap ka rin talaga. Hindi siya kagaya ng nasa call center ka na bago ka sumabak sa floor na mag-take ng calls. Araw-araw ka munang pumapasok, nagtitraining kayo. Dito yung training is ikaw lang mismo. Bibigyan ka nila ng mga materials, bibigyan ka nila ng mga modules na kailangan mong aralin, na kailangan mong reviewin, kailangan mong kabisaduhin kung ano yung mga flow, kung ano yung mga skill na dapat mong sabihin at yung mga hindi mo dapat gawin at kung paano ba i-navigate yung system. Ikaw lang talaga ang mag-aaral sa sarili mo kaya kailangan maging mabusisi ka din, kailangan mahilig ka din talagang magkalikot sa computer para at least kung gusto mo talaga, madali mo lang din siya matututunan. Although madali lang talagang intindihin yung mga materials, yung mga modules na ibibigay nila sa'yo, pag nag-actual ka na, kailangan mo lang sundin. Make sure lang din na kung ano yung sabihin sa'yo ng coach mo. Kasi before ka mag-practice lesson, mag-conduct ng mock lesson, tinatawag nila, kakausapin ka muna ng coach mo na kung ito yung mga dapat mong gawin, huwag kang kakabahan. Mababait naman sila, sasabihin nila sa'yo yung mga dapat mong gawin and then make sure lang na susundin mo sila. And may time na halimbawa kahit sa practice lesson natin, kahit na ginawa na natin yung best natin, may time talaga na magkakamali kasi wala namang perfecto eh. May time na nagkakamali ka. Although, ang isa sa tinitingnan nung coach or nung trainer na oo, nagkamali ka, pero ang tinitingnan nila is coachable ka ba, kung willing ka bang matuto. Kasi meron yung iba na kapag kinorek yung mali nila, sasabihin na, hindi, alam ko na yan. Ayaw nila ng ganon. Kapag kinorek ka ng coach mo na, ito yung mali mo, dapat ganito, ganyan, dapat makinig ka kung anong sasabihin niya. And then, sa susunod na ipagawa ulit niya sa'yo yon, gawin mo na yan tama. Kasi tinitingnan nila kung trainable ka or kung coachable ka, kung nakikinig ka sa kung ano yung tama at dapat gawin. So, yun lang.
yun lang, ma-share ko sa inyo. And then, yun. And happy teaching kung sa pag-tutor ang gusto ninyo. Although, ito ang maganda kasi dito. Ikaw yung mamimili ng oras na gusto mo. Kung halimbawa gusto mong ganitong oras ka lang magtuturo, pwede. So, pwede ka pang gumawa ng ibang trabaho sa ibang oras. So, yun lang guys. Kung kayo ay willing na mag home-based online tutor, then go apply na. Hanap na kayo ng actually search mo lang diyan na ESL company or ESL tutoring, online tutoring. Lalabas na diyan yung mga iba't ibang listahan ng company na pwede ninyong applyan. So yun, mamili na lang kayo doon kung saan ninyo feel, kung sa tingin ninyo, reviewin nyo din ninyo kung ano yung background ng company, reviewin din ninyo kung ano yung mga reviews sa kanila, para at least makapili kayo kung saan ninyo gusto. Kasi ganun din ang ginawa ko. Nireview ko muna sila isa-isa and then tsaka ako namili kung saan talaga yung magsaswak yung gusto ko sa kayang i-offer ng company. So, yun lang guys. Sana nakatulong itong tips na ito sa inyo. At sige, kung maraming magtatanong or madaming ano, maraming questions or gusto niyo pang malaman, pwede tayong maggawa ulit ng another video para sa ganitong topic. So, yun lang guys, and bye-bye! Magtuturo muna ako. Bye!